Buenos dias, señoritas y señoritos. Napapansin ko hindi gaano binablog yung mga vloggers dito sa Pilipinas or maging vloggers abroad yung mga deep and complicated issues related to the overseas Filipino workers. Siguro hindi nila gaano binablog yan dahil hindi naman nabaviral yung mga issues ng OFWs. Pero in this vlog, I'm telling you that malapit sa puso, malambot ang puso ko sa mga OFWs dahil my wife also worked as a nurse sa Kuwait for 3 years. Very lucky kami because I only allowed her to work for 3 years because naging orphan yung pamilya nila and our agreement was for her to help her parent, her surviving mother, and her siblings to finish their schooling. Nung natapos na po, pinauwi ko na po siya rito. And we started life here. And thank God naman, tama naman yung decision namin to give priority to our family and our children graduated to be successful in their field. Very stable yung family namin. So, we were the lucky ones. Pero that doesn't mean na we did not also suffer. We also suffered those 3 years. That's why I know what the OFW family feels. Kokonti lang po talaga yung mga success story, yung dyan sa abroad, of course, yung mga dyan sa Amerika, sa Canada, who already settled in those places na ina-allow sila to settle. Pero sa mga lugar tulad ng Middle East or other countries na maraming Pilipino or yung iba umuwi pa rin, hindi talaga their lives, yung mga pera nila, hindi pwede palitan yung nawawalan nila panahon sa mga anak nila, hindi pwede palitan yung pagkasira ng pamilya nila, hindi pwede palitan yung mga pera na nilulustay yung mga pamilya nila. So, to me, it's more of a negative factor. That's why I want our government to work harder to make it, to make sure that slowly, hindi naman biglaan, slowly we end the policy of sending OFWs out. I don't want to bring back the past election, pero had we voted for Manila Mayor Isko Moreno, may plano siya to put up heart center, kidney center in all regions. Doon niya bubuhusin yung budget. Hindi tulad ngayon, in-increase yung budget ng Marcos administration para sa confidential intelligence funds ni Sara at ni Marcos, pero inalisan ng 10 billion dyan sa Department of Health. And we will blog about it. So, nakikita nyo ang difference. Sana mas maraming itayo na lang ng mas maraming ospital sa probinsya and then itaas yung sweldo ng mga nurses so that they will work here. Hindi pareho ngayon. In a few years, magkaka-nursing crisis na tayo dahil pabagsak na pabagsak yung ekonomiya, mas lalong nagiging desperado yung mga tao to work abroad. So, kahit hindi man ito ma-viral, pero we have to bring attention to this issue. Isa sa mga, that's why we are going to have a break on very, very serious graft and corruption issue to give, to bring attention dito sa fate ng isang Pilipina na si 46-year-old domestic helper na si April Dadula. At kung saan po, she suffered physical attack from her employer dyan sa Hong Kong. At itong 46-year-old na employer niya, na hapon ata married to a Chinese, ay sinakal siya at itunulak pa ata siya. Ang ginawa lang man niya, nagbinidyo niya yung sarili niya habang chine-check yung luggage niya para hindi sabihin may nagnakaw siya o ilagay ng bagay doon na ipakita nagnakaw siya. So, we will play this and then later on, we will be commenting about this. Please, I ask you to share this vlog so to pressure this government to hindi lang give
Kasi lahat ng pahayag ni Marcos ngayon and lahat ng aksyon ng migrant in OFW officials involved dyan sa OFW matters, lahat ng programa nila ay palakasin yan. More training for them. In fact, yung programa ni Paul Soriano, yung gumasta siya ng hundreds of millions para ipakita sa mga sa US, sa London, kung saan-saan pa parte ng mundo na we give our world our best, kung saan finiture doon yung barista sa abroad, nurse sa abroad, at saka ibang professional sa abroad. Parang binebenta pa, kaya na-criticize siya doon, parang binebenta pa niya mga Pilipino. Alam naman natin, hindi na niya kailangan yung program, gawin yung programa na yun, yung promotion na yun, dahil kahit hindi niya i-promote ang Pinoy sa mga employers abroad, magpapakamatay talaga, umalis ng bansa ang mga Pinoy, lalo na yung ngayon na puro palpak ang programa nila, hindi bumaba sa 20 pesos yung sinasabi nilang presyo ng per kilo sa bigas. Tumataas pa rin yung bigas, umaabot ng 40 to 50 na ang halaga to 60. So that is another crisis after the onion and garlic crisis. So share this blog so that ipakita natin na although they help prop up the economy through their dollars, pero the OFWs like my family, we also pay hard in emotional stability. We all with the absence from our children, like ako, because yung asawa ko nung umalis siya buntis and hindi niya alam buntis na siya nung umalis dito. Pinanganak niya yung anak namin na nagpregnant siya sa first child namin abroad. Hindi ko lang man nakita yung panganak ng birthing ng anak ko. Hindi ko lang man pagkatapos, dahil hindi kami maka-afford to get a apartment dito sa Manila, iniwan ko yung anak ko sa nanay ko sa Zamboanga. Hindi ko lang man nakita yung mga first steps niya, first words niya, kasi we got her after 2 years na. So those things, money can never get give back to us. Money can never buy. So that's why let's start working to end this OFW program by giving our engineers, by our nurses, our other professionals, itaas natin sweldo nila, and we can only do that by improving the economy at tigilan yung pagnanakaw. So sige, play na natin ito. Yung kaso ni kung saan sinakal siya ng employer niya nung paalis na siya, dahil ayaw siya paalisin at gusto saan siguro ilagay ng bagay sa bag niya. At dito nga, nakiusap pa siya kay President Marcos. Humingi pa siya ng tulong. And she did the right thing. And na-aresto na ata yung employer niya. She's one of the few lucky ones, dahil nakauwi pa siya ng buhay at hindi siya nakulong doon. Hindi siya na-frame up ng babae niyang employer. Hello guys. Ari ko subong sa tubang sang balay sang amo ko. Tawa ko na binabraya, guys. Comment lang kamo da. Lihog lang ko report kay tubo. Yung pagbukas siya sa ako na nga akong nga gamit. Hindi ito, chino. Kung siya sa chino sa akin. That's her. Ayun, sinasakal na siya, oh. Ayun, sinasakal siya, oh. Pinulak pa siya, oh. Let me know. Tuloy ko, guys. Guys, report niyo na sa the president dito, guys. Hey,
Sir, I need to go to report, sir. I really need to go na. Ikaw si Lola. Tema ni Lola. Lola, si Lola. Lola, si Lola. Si Lola, si Sino man ay nakakilala siya? Hindi ka mo magwaamo siya. Gusto ko siyang i-report sa embassy. Gusto ko siyang i-report sa embassy. President Bongbong Marcos, I want you to see me now together with my employer, ha? This crazy employer. Panawagan ko po sa lahat ng mga OFW sa atin. The Philippines will know about her. The Philippines will know about her. Can you calm down? Yes, of course, I'm calm down. She is not calm down. Kamala, hindi na daw din nga. Okay, it's okay, ma'am. I will check the luggage for her. But she don't want me to take video. She don't want me to take video. Why? Is there any problem? She will put something on my back. She wants to put something on my back. I will call the police, ma'am. She knocked at me. The people here saw me. Yeah. My family saw me. Yeah. So she running on me. No. This will be viral. I am sure that. This will be viral. Yeah. Ma'am? Ma'am? But can you stop first? Do you want to settle first? Yes, I want to settle first. She doesn't want to settle. I don't want to settle. Why do you want to settle? Why do you want to do so much? She wants to settle all of her things. Then... What? It's okay. Why do you want to settle? I'm sorry, guys. When I first watched this, my heart was really broken into kasi, you know, gaano kababa ang tingin nila sa mga OFWs natin. And then, tinan nyo, yung things niya, nasa lobby ata, so near the street na, and yet, hinaharas pa siya. Ayaw ng employer niya na i-video niya yung pag-inspect ng employer yung bag niya. So, ganun, parang ang tingin sa atin, magnanakaw. So, I mean, lahat naman po ng mga bansa ngayon na naging mayaman na bansa na ay naging mga Amerikano po de nung nasa civil nasa they work if they wanted to make more money they work in nung nagsisimula pa lang yung American colonies they went to Great Britain to the motherland to work there and to earn money yung mga Irish rin nagtrabaho sa Amerika at nung inaaway sila parati ng sinasubjugate ng United Kingdom royal families mga Chinese rin sila nagbuild yung mga railway tracks sa Amerika kaya sikat diyan yung mga Chinese food at may mga Chinatown diyan lalo na sa mga western area towns ng Amerika. So, ang mga Black Americans rin, sila ang naging mga slaves sa US, sa France. But they're now, some of them are now okay at hindi na gumagawa ng ganitong klaseng
hindi na nakadepende yung mga economies nila sa ganitong klaseng setup na OFW program. In fact, kung may mga kwan pa dyan, may mga diehard na Marcos senior reporter pa na sinasabi, supporters, na sinasabi, kung walang Marcos, walang OFW. Yes, yung time nila dahil sa pagnanakaw nila na walang trabaho na ng Pilipinas, ang daming Pilipinas na gutom, nagkakuan pa dyan, starvation sa Negros. So, they had no choice but to send people to work abroad at to prop up yung dollars natin na naubos na. Dahil pala, ininakawan ni Marcos ng $10 billion according to the PCGG at iniwan tayo ng $27 billion na utang. Kaya we needed the dollars dito at the expense of the OFWs. Ang problema lang, dapat stopgap measure lang yun for several years, pero naging hanggang forever na kasi dahil sa pagnanakaw ng mga succeeding generations of politiko. But this has to stop somewhere in time. Sobra na po yung paghihirap ng mga OFWs natin. It is so unfair to them sa nakita natin ngayon. Kalahati po lang po yung video, pero hindi ko na po kaya na panoorin na ulit lahat ng mga yun. Pero let this be a reminder to the Marcos government to start working na talaga and to stop pa yung mga maling programa tulad ng mga, tingnan nyo, nagtatrabaho yung mga OFW para I think they contribute one third of the to the revenue of the Philippines, one fourth or one third, mga 2 to 3 trillion ang contribution nila yearly sa Philippine economy. Pero saan lang napupunta? Sa walang katakot-takot na trips ni Mayor na ni Bongbong Marcos sa 3 million yung logo ng Pagcor, 49 million na copy paste na video diyan sa Department of Tourism, and many more katiwalian sa Marcos administration. So this should stop, and dapat po tayo, we should pressure our government to stop. So please share this vlog so it will reach more people and it will eventually reach our policymakers, our congressmen, our senator, and our president. Tulungan po natin itong OFW po na si April Dadulas na isa na naman hero natin, but who is risking their lives among those risking their lives for our, para lang makapagnakaw yung mga politiko natin. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog.